Ilang paaralan ang magpapatupad na ng full face-to-face na klase sa unang araw ng pasukan sa Lunes, August 22. Kabilang dito ang EMS Signal Village Elementary School sa Taguig na may mahigit 10,000 estudyante. 2 shifts lang kami, 6 a.m. to 11 a.m. a.m. session, and then we have 12 to 5 p.m. We have the average of 36 to 40 students per class. We have a supervised recess. Dinadala ang tray, yung pagkain nila sa mga rooms, at doon sila kumakain. Sinabi ni Pediatric Infectious Disease Specialist Dr. Anna Ong Lim na mahalaga rin ang pagpapabakuna bilang proteksyon ng mga estudyante laban sa COVID-19. Dapat din anyang turuan ng mga bata ng tamang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, physical distancing, at pagdadala ng alcohol sa mga eskwelahan. Marami tayong pwedeng gawin para makaiwas sa pagkakahawa. And ang acting mindset dapat is, paano ko ba maiiwasan na matag ako bilang close contact? Kasi kung masasabing yun, hindi ka namang close contact, hindi delikado ang estado mo. So how do you make sure that you're not a close contact? Samantala, hinimok naman ang pamahalaan na payagan din ang booster shot sa mga minor de edad bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Nakikita natin ngayon with this BA5, medyo marami-rami rin ang mga bata na na-infect, no? Although mas marami pa rin ang adult, pero hindi nagiging konti ang mga na-infect na mga bata, especially the less than 11 or 12 years old, no? So, ibig sabihin, if you want to level off in terms of lahat protektado in a population, then kasama dapat yan, hindi lang yung 18 years old and above sa booster, but also the adolescent, and hopefully we can also plan for the booster also for the 5 to 11 years old, so that wall of immunity against any variant, especially for Omicron, mamanatili sa population. Si infectious disease expert Dr. Ronjean Solander.